Sige, nagugulat tayo ng yog. Panggat at mamaya. Nakakuha tayo ng yog dito siya. Meron akong banggata. At may bata sa bintana. Nag-aantay ka, mama. Yan nga guys, meron tayong jog at puso ng saging. So mamayang gabi niyan, gagataan ko siya para may pang-ulam na halwa lang natin ng tinapa. So mamaya kakayorin naman natin ang niyog. So yan guys, dahil gabi na, magluluto naman tayo ng hapunan. So yan, bibiyakin ko na yung aking panggata dito sa puso ng saging. So yan. Siyempre, magbasa natin na may okay. Ayura na yan. Kasi, gagawin ko na ito habang tulog si Bunso. At pag gising na, meron naman tayong nasaway na bata. Then, ibigay ko lang yung aking niyog gawin pa aking itak. So, yan, one clip yung itak na. So, kakayarin na natin siya dun sa loob. Bye. Biyak na lang ang dog. Kapay dito na. Hihiwain ko naman yung aking puso ng saging. Kita lihat
Sinong may bawang, sibuyas, bawang at sayong. Tinapa natin lang. Sinong may bawang, sibuyas at ang tatlong piraso. Tinapa natin ang sahog. Sibuyas natin ang hindi na sibuyas. Pagkakayos natin ang tinikot. Simpin-simpin ko lang ng price. Pero yummy. Walang sa pulim siya. Isang gulang. Tinuwalay lang sa ulit sa may kapitbahay namin sa aling. Kesa masayang, diwalay na, diba? Ano ba tayo, Rich? Nagot tayo magluto ngayon. Kasi lagi na lang late magluto sa mga. Tumawag na naman sa aking pusa. So yan guys, bakit yung tinitinigay ko? Balik ko. So yan, ready na yung ating mga panghalo. Mga gagata naman tayo ngayon. Ang ating nihog. So yan guys, nandito na yung ating ano. Tribute tayo guys sa aming mga Bicolana. Yan, ilalagay na namin lahat yan dyan. Yung sibuyas, bawang, ating pansaw. Again, gagatain na namin. So dahil konti lang naman yung aking bubulain guys. Konti lang yung gagawin nating gata. So umpisa na natin. Bago tayo mag-gata guys, lagyan muna natin ang ating mga sangkap yung ating kawali. Bago natin yung gata. So yan, paminta. Konting asin. At yung ating magic syrup. Pag-gata na lang guys. Yan. Ito na yan. Kailasan pa na natin yung mga. And then, dahil konti lang naman yan guys. So, ito na yung ating tubig. Siyempre, para mag-brush yung katas, lalagyan natin ng hot water. So, yan guys. Kasi isang gata lang kailangan natin. Dahil, konti lang naman yung ating gulay. Kasi nagugas mo lang ang kamay bago sa kamag. Tiga guys. Ready ko na yung aking salaan dito. Ayan, itong nihog na ito, pwede natin itong ibakap sa pato ng kapitbahay. Pag-ulong na tayo. Ayan, adjust tayo ng kamay. And then, start na natin. And then, punasin ko na ito. So, ayan. Buhayin ko na yung ating tala. Ating chili. And then, ang teknik ko dyan, para hindi mag-uubo yung ating gata. Ayan. Hinhalo po yan hanggang siya ay pumulog. Ayan guys. Sila lang naman ang puro ng aking magulang dahil mga bitulan na sila guys. And sa iba po kasi ginigisa nila. Pero sa amin sa pickle, ganito na. Basta gaganyanin mo lang siya hanggang kumulog siya para hindi mag-uubo yung ating gata. So, pag kulunan po yan, saka natin nilalagay yung ating gulay na puso. Yung ginayat natin kanina, puso ng saging. So, ayan guys. So, ayan guys, nakikita nyo na, kumukulo na yung ating gata. Ayan. Nagiba na yung ala niya, parang naging
Kakang gata lang ako. Isang gata lang ako. So, ayan. Alisin ko na ito sa tubig. Isasala ko na kasi. Nilalagay na natin siya. Ayan. So, ayan. Kumukulo na yung gata. Nilalagay na natin yung ating puso ng sabing. Sakto lang yung ating gata sa ating gulay na puso. Test natin yung kanyang ayan, hinaan ko lang yung apoy niya guys. So ayan dahil kulong-kulong na siya guys, titikman natin ang lasa ko, kamusta ba. So ito yung kulang tayo sa asin. Maglalagay ako ng ito yung asin. Aba, patis, kaya may patis. Ayan, halawin natin. Gulay na puso ng sabi. Yun. Kalambutin na lang natin. Parang nagtubig pa nga yung ating puso kasi medyo dumami yung ating bata. So yan. Tatakpan ko muna siya guys para madali siyang gumambot. Nagpapakulo ko ng gata. Ligyan natin ito sa pato ng kapitbahay. Ayan, may mga pato dito sa amin. Kasi sa kanila naman galing itong nyuga. Diyan sa nyuga ng kanilang abo. So, ibibigay na natin itong sapal sa ating kapitbahay na pato. Ayan. Hindi ba walang sayang yung nyug? Pakinabangan din ang mga duck. Di ba? Kain kayo mabuti. Mga pato. Ito yan nga guys. Kulong-kulo na yung ating puso ng saging. Saka pa, tuyo-tuyo natin ng konti yung kanyang sabaw. And later, finish na siya. Magsasayang naman tayo. So guys, ayan. Natuyuan na nga yung ating gula at I think ready na siya. Ayan. So yan, ito. Okay na yung aking ulam for tonight. Ang ginataang puso ng saging. Ayan. Let's eat na guys. Kain na tayo.